So hello, what's up guys? So good morning, good afternoon, and good evening. So ang video na nito ay para sa mga newbie. So tuturuan ko kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin at hindi nyo dapat gawin bilang newbie. So bago mo na yon, ang price po ngayon ng Draco ay 126 pesos. Ayan po. So yes po, as of November 8, 2021, ang price po ng 1 Draco ay 126 pesos per 1 Draco / 102,815 Dark Steel as of 8:40 AM. So guys, kung gusto nyo updated kayo sa mga info about sa may report tsaka sa mga price ng Draco, is follow nyo lang po ang page ko. Ito, Cairo Bell. Ayan, so meron na po tayong 5,000 follower. So ayan po. At kung may katanungan po kayo, is mag-message po kayo sa akin, ha guys. Ayan. So marami na po yung nagme-message sa akin. Then yung iba po di ko po na-replyan kasi sobrang dami na po. Bali magre-reply ako sa 10, then meron magpa-pop up na 20. So pero I try my best naman po para replyan kayo. And meron na po tayong around siguro mga 1,000 message, and 800 na po dun yung na-replyan ko. So yun po, sana po maintindihan nyo kung minsan di ako nakapag-reply. So ayan guys, so ang first tip ko sa inyo is huwag kayong magka-carnal mode. So huwag kayong mag-PPK, and huwag kayong, eto guys, huwag niyong papakailman to kung newbie lang kayo. Then huwag niyo siyang iseset sa low pool, sa hostile, tsaka sa carnal. So huwag niyo siyang iseset dun guys, always do peaceful hanggang mag-level 40 kayo guys. Kasi pag may negative points kayo, ayan guys, tsaka di nga pala totoo yung negative 100,000, 1 million dark steel daw. So hindi siya totoo guys, ayan. Bali, tinry ko na para sa inyo kasi yung mga newbie kasi binubully. So yun guys, hindi siya totoo. So ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, 1.3k lang yung dark steel ko. Wala akong 1M dark steel. And tingnan natin sa mail. Ayan guys, wala siyang achievement or wala siyang reward na makukuha kung meron kang 100,000 bad points. So yun ang unang tip ko sa inyo guys. So guys, pag meron kayong bad points sa newbie kayo, is ayan guys, pag at least 3,500 yung bad points nyo guys, ito kahit 3,500 to, is mahirapan na kayo guys, kasi ang makukuha nyo lang na experience ay 70%. So less than 30% na yung experience nyo. Ayan, kapag ang negative points nyo naman is umabot ng 9,999, so 50% na lang yung makukuha nyo experience. Tsaka pag more than 10,000 yung negative bad points nyo guys, mahirapan na kayo magpa-level. Kasi 30% na lang yung makukuha nyo sa may monster, imbis na 100%. So less than 70%, plus yung travel nyo guys, hindi kayo makakapag-auto-travel. So kung wari gusto nyo pumunta sa dito sa may 3F, then ayan, imumove natin. So guys, tignan nyo, hindi tayo pwedeng mag-jump, hindi tayo pwedeng mag-travel. So yun guys. Ayan, so guys, para matanggal to, ang kailangan nyo lang is pumatay kayo ng monster na negative 5 ng level nyo. Since level 40 ako, kailangan ko pumatay ng level 35. So tignan nyo guys, papatay tayo ng isa. Then isang monster is isang points yung mababawa sa inyo. So in my case, 100,000. So kailangan ko pumatay ng 100,000 ito. So guys, ang pangalawang tip ko sa inyo, huwag kayong basta-basta gagamit ng dark steel kung i-ups nyo lang yung mga lower tier na equipment nyo. So best pa rin na i-ups talaga guys yung kung newbie ka talaga, is ito guys. Ayan, so ang best talaga na i-ups is yung tier 4. So huwag ka mag-ups ng tier 1 to tier 2. So kung i-ups mo tong tier 1, tier 2, tsaka tier 3, bali mababasag lang sila. So kailangan nyo kasi to guys, examplean ko kayo guys. Ayan, so i-enhance natin tong, ano ba yung magkamukha dito? Ito guys, yung axe, yung ring. So pa-plus tayo. Ayan, so plus 1 guys. So kahit i-plus 2 ko to, then kung i-upgrade ko rin siya, is mawawala yung upgrade niya pag kinrap nyo siya. Kaya hindi siya advisable na mag-plus sa may lower tier. So ayan guys, masasacrifice lang siya para maging tier 2. So pag nakakrap natin yan, ayan. So nawala na yung plus 2, automatic naging tier 2 na walang plus. So, yun, nasayang yung plus nyo ng
Ayan, so ito siya guys, nasayang yung plus ng additional plus nyo nung nakaraan, ano nyo kung i-upgrade nyo. So, ang mas maganda talaga is i-upgrade nyo siya ng tier 4, then it's either plus 4 or plus 5, at kung pwede plus 6, kung early kayo para makatulong sa damage nyo. So, pag newbie talaga guys, ito ang kailangan i-tier 4 yung weapon, then at least plus 5 to plus 6. Then, itong mga accessory guys, kailangan nyo rin to. Kasi ito yung nagbibigay ng pure damage. So ayan guys, physical attack. So malaking bagay ito, 123. So hindi ka na mahihirapan pumatay ng mga monster. Ayan yung kailangan yung tandaan. Mag plus lang kayo sa tier 4 and make sure na plus 4 or plus 5. Ang pangatlong tips ko sa inyo guys, kung gusto nyo mag farm is I suggest na huwag kayong magpa-farm sa 1F. Dito sa Bitchin Valley 1F. Kasi tahanan siya ng mga bot, hindi rin kayo makapag-farm ng maayos. Yung ibang bot nagte-teleport then auto-hit. So, I do suggest na level 36 kayo guys bago kayo makapag-farm. So, level 36 guys, ma-open na tong Bitchin Valley 2F, 3F, 4F. Pero kailangan yung tapusin tong conquest dito and Holy Shrine level 3. Ito guys, ito lang kailangan nyo. Kailangan nyo lang tong i-level 3 para makapasok kayo doon. At para nyo matapos yun, is kailangan nyo syempre tapusin tong mystery ng Neporyok's Horn. So, level 36, then kailangan nyo tapusin tong Neporyok's Horn, lahat to. Tsaka sa early guys, kailangan magawa na lang kayo ng clan nyo. Kasi kasama to sa quest yung tech, kailangan nyo syang mag-upgrade ng 20 times. So, kailangan nyo mag-upgrade dito 20 times. So, pag kayo yung clan leader, automatic may pre kayong 24 upgrade. So, dun pa lang, tapos na yung quest nyo ng sa may Holy Shrine level 3. So, kailangan nyo na lang is yung mystery. Pag sumali naman kayo sa clan guys, paisa-isa lang yon, then hindi kayo abot ng 8 hours. Kasi ang recharge nun is 30 minutes kada isa. At kung gusto nyo yung full-time farmer talaga guys, I do suggest na magpa-level 45 kayo. So, bakit level 45? Para maka-access kayo dito guys sa Snake Pit. Then, Snake Valley 1F to 4F. So, ito guys, pag new server, mahirap siya puntahan ng bot, so aabutin siguro yung bot ng around mga 2 weeks or 3 weeks bago makapasok dito. So, meron kayong free time na makapag-farm, tsaka hindi pa ito masasakop. Meron pa rin kayong 2 weeks para makapag-farm, so kailangan nyo mag-level 45 within 5 days. Then, pre-farm na kayo ng 10 days. Sa early guys, makakuha naman kayo ng pang-upgrade nito. Sa main quest, bibigyan naman kayo ng around 50k. Then, make sure na tapusin nyo nga itong mystery quest kasi may reward to guys. Ito, Neporyok's Horn. Tapos, tapusin nyo yung isang quest dito, guys. Yung isa, madali lang siya. Bali, may guide naman sa may YouTube or sa Google. Search nyo lang. Type nyo lang yung mga quest na kailangan nyo. Kuwari, may Red Needle mystery quest. Then, lalabas na dun kung ano mga kailangan nyo. So, dito, bibigyan kayo ng 10,000 Dirk Steel sa early, guys. Pag natapos nyo to. Ayan, reward niya 10,000. Then dito guys, 20,000 yung una. Yung una lang kailangan yung tapusin. So, pupunta lang kayo dito guys sa may event. Then, mystery completion. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na early 10,000 Dark Steel. Ayan. 10,000 Dark Steel, makukuha nyo yan. Pag tinapos nyo itong Neporyok's Horn Quest, yung kaunahan lang, yung Bloodshade lang. Then, ito lang kailangan yung tapusin sa pangalawang mystery, yung Herbalist Hong. Bali, kakausapin nyo lang yung mga NPC dito. Saglit lang, mga 5 minutes lang yan. Then, makakuha nyo na to guys. So, 10,000 Dark Steel times 2. So, 30,000 guys. Sa early, malaking bagay na yon. Makakapagpa-plus 5 nyo na lahat yan. Lahat yan guys, pwede nyo nang i-plus 5. Ang next tip ko sa inyo guys, kung gusto nyo naman magpa-level is, huwag nyo dapat imimiss yung Magic Sword tsaka Secret Pick guys. Ayan. So, everyday, meron kayong dalawang entry dito. Take 30 minutes siya. So, 1 hour siya. Malaking bagay experience dito. Makakuha kayo ng around 500 to 1 million experience per day dito sa Magic Square. So, kada 12 AM, nagre-reset siya. So, 12 AM, may additional 2 ticket ulit kayo. Then, sa secret pick, guys, same lang din siya. 1 hour din, dalawang ticket. So, nagre-reset din siya. Ayan. So, alas 12, 12 AM ng madaling araw. Magre-reset siya. So, make sure na natapos nyo na tong dalawang to. So, around 400 to 700,000 yung experience na pwede nyo makuha sa may 1F lang. Ayan. So, yun. Tapos, kung tapos na kayo, then tapos na rin yung main quest nyo, then ala na kayong mapalevelan.
So punta lang kayo kung below level 40 kayo, guys. Dito na lang kayo. So click niyo lang tong map, then ito hanapin niyo yung mga librit. So ilan 'yan? Isa, dalawa, then bali, tatlo. So suggest ko, guys, dito sa Bichon Librit. Then sa may 3F. So dito level 22, 24, 26. Then click niyo lang yung landmark. Then kahit saan dito, pwede kayong pumasok. Then ayan, pwede na kayong magpa-level dito, FK. So malaki rin yung bigay ng experience dito. Kahit papano, pwede na rin to FK. Siguro mga around 5 hours makaka dalawang level kayo dito from level 36. Magiging 38 kayo kung mag-FK kayo dito ng 5 hours. So dito lang din ako nagpapa-40 pag di umabot sa Magic Square tsaka Secret Peak. Kung kapos pa ako ng isang level, iwan ko lang dito, then after couple of hours magle-level 40 na ako. So 'yan ang bigay na experience niya. So around 300. Malaki-laki na 'yon. Then make sure na naka-Vigor kayo. Ayan, at merong siguro kayong experience tonic. So sa akin Alana, yung kulay violet 'yon, ito. Ayan. So cordial tonic. So use natin para may 15%. Level 30, guys, free lang yung 7 hours, tatlo 'yon. So dito sa level achievement. Then level 30. Ayan, so bibigyan kayo ng tatlong rare advanced tonic. So 24 hours na 15% experience 'yon. So malaking bagay 'yon para sa mga newbie. So guys, ang last tip ko sa inyo is siyempre level 36 na kayo or level 40 na kayo, then nagwo-work kayo sa PS nyo, like me, level 40, 23k PS. Para sa akin, okay lang to kung farmer ka, no need to worry about the PS kundi ko naman magme-main. And kung magme-main ka, normal lang na level 40, then 30k yung PS mo sa umpisa. Then ang kailangan nyo lang gawin talaga is magpa-level, tsaka siyempre kung may time kayo, iwan nyo sa gathering yung character nyo at least 1 to 2 hours. Bali, mag-quest lang kayo, then magpa-level. Sasabay naman sa level nyo yung power level nyo habang tumatagal. Kasi ma-unlock nyo yung sa quest. Kuwari, nag-main quest kayo. Pag na-unlock to, additional boost ng power level to or power score. Then sa constitution, ito kailangan nyo i-rush siguro ng kahit tier 3 para ma-boost yung power level nyo. Then, syempre, kailangan nyo mag-sacrifice ng konting oras. Yun nga, mag-gathering lang kayo. At huwag nyong kakalimutan araw-araw ang dito sa may daily package. Sa may step up. Ito, guys. So, 10, bali ano lang siya, 10k, 20k, tsaka 30k. So, around 60k lang siya. Makakaroon kayo ng tatlong Vigor, tsaka Skill Tome, Dragon Scale, or Dragon Leather na summon, then isang spirit summon, yan. So mahalaga siya. And then dito, guys, sa common product, so make sure na bibili kayo ng spirit stone summon, 60k, 120k, tsaka 240k. So ganun din sa may skill book, kailangan nyo rin yung skill book. So kahit wag na siguro tong dragon material summon kasi matagal pa siyang i-craft sa rare, tsaka mihira lang din magka-rare. Pero kung marami kayong gold, syempre kailangan bilhin nyo to. Then, ito yung consumables nga pala. Kung gusto nyo ma-expand yung storage nyo, bilhin nyo lang to, 200k plus 50 storage. So, yun lang, guys. Bali, ganun lang gawin nyo araw-araw. Don't skip yung Mystic Peak. So, yun lang, guys, para sa video na to. And, yes, bali, sasagutin ko na rin yung mga ibang tanong na hindi ko pa nasagot sa may Facebook ko. Bali, 1:1 po. 1 account is equal to 1 WMX account. Then, kung mag-create ka ng ibang character sa isang account, sa ibang server, is pwede pa rin. Yun pa rin yung WMX wallet mo as long na sa account nyo na yun, ikaw naggawa. So, 1:1, then kahit ilang server, kahit ilang character, isang WMX lang. Tsaka, mas mabilis po kung tatlo yung character nyo sa quest sa pare-parehong server. Kasi mas mabilis yung mapatay yung monster, tas yung quest nyo mapapabilis din. So, yun, guys, kung may katanungan pa kayo, comment nyo lang sa Facebook or kaya dito sa YouTube. And thank you, and more power and blessing to come.